Hello guys. Hapunan na. Ito pang 17 days ng Ramadan ngayon. Ipapakita ko sa iyo yung mga na dito sa mga kusina na iluluto namin. Ayan, itong mga manok. Nakahanda na yung mga lulutuin na pang iftar mamaya. Lulutuin namin mga alas 5. Itong mga to, nakahanda na. Ang laki ng subo nila, Labs. Ano? Tapos, laki ng subo. Ito, game mat. Luluto mamaya. Sabi niya, panso. Ayan. Daming gawain ng ating kasama ngayon. Puro ready na. Magluluto siya, nagpapakulo siya ng tubig. Ayan. Naka-ready na talaga yung mga lulutuin ngayon sa kusina. Ay, mali. Mali ka. Kaya, kumain ka ng umaga, tanghali. Tapos itong mga to, ayan. Nagawin niya mamaya mga tinapay. Ayan, puro nakahanda na talaga sa, ano, ayan. Dapat nga wala rin tinapay. Kaya, makalat. Makalat talaga kapag Ramadan ang pagluluto. Kung saan-saan nakalagay yung mga ano. At itong mga to, ayan. Dates. Yan ang mga ano. Alam nyo itong dates na to? Ito ang unang kinakain nila bago sila kumain ng iba-iba. Inom sila ng gatas, tubig o ito dates. Yan ang kinakain muna bago. Bago ang lahat, bago yun. Gatas, dates, tubig. Bago kumain ng kanin or what. Ganon sila. Kaya kapag Ramadan talaga mahirap, nandyan na yung danas mo na puyat, pagod. Kasi kapag ganitong Ramadan, panggabi ang ano nila. Gabi ang gising nila. Ang umaga nila, tulog. Kaya ang katulong ang kawawa. Pero kapag ang Ramadan naman, maganda ang Ramadan dahil kapag yung ibang hindi madadamot na amo, bibigyan ka ng mga sinasabi nilang hadiya. Tulad ng mga pagkain, ganun, mga dami, bibigyan ka pera. Kaya maganda kung minsan ang Ramadan. Pero kapag yung amo ay hindi nagbibigay ng kung ano-ano hadiya, wala, nakakatamad. Kaya parang ayaw mong mag-Ramadan ulit, di ba? Ito yung tagaluto nila. Oh, tagaluto namin. Hello. Saan na ito? Ito yung katon. Ito yung tagaluto. Ayun, pakita yung mukha. Ayun. Siya ang tagaluto ng nanay namin. Tatlo kami dito. Ayun, no, busy. Habang hindi pa siya magluluto, ay ang kain naman nila dito is 6:48. Kaya mamaya pa siya mag-uumpisa magluto. Naka-ready lang lahat talaga. Nagba-vlog. Ayan, no, busy yung kasama ko doon, no? Nagba-vlog. Binablog ko yung ano, yung nakikipag-tismisan sa live stream. Ayan po yung aking partner na si Jing Cusin. Yung gustong mag-subscribe po, sa kanya mag-subscribe na po. Jing Cusin po yan. Libre. Libre. May banana ako, ano? Oh. Isang sapadong. Jing Cusin. Isang sapad na banana ka. Magaling yan magluto. Kaya gustong-gusto kong pumupunta dito eh. Kapag yung walang pasok ang nanay namin dahil magaling yan magluto. Ayan. Inuumpisa na niya magluto. Ayan, maglalagay na siya ng bigas. Tignan nyo. Ganyan ang pagluluto ng bigas dito na ano, parang sa Pilipinas, NFA yan. Kasi, alam mo yung bigas, yung nilagay niyang bigas na yan, huhugasan mo, tapos ibabad mo mga 15 minutes lang siya. Tapos yung tubig, papakuloyin mo yung tubig muna. Pag kumulo na yung tubig, ilagay mo yung kanin. Tapos lagyan mo ng mantika at saka asin. O, kapag kumulo na yung kuan, medyo luto na, medyo maluluto na, itatapon na yung tubig, yung bigas, ibabalik dito sa pinaglutuan, iiinin mo na.
Yan ang technique niyan. Dahil yung pagkain na yan, yung bigas na yan, yung tawag sa atin parang NFB ba? NFB ito na to, kaya nilalagyan nila ng asin. Kaya mahirap nga eh. Alam mo kapag babalnawan mo pa yung bigas, kailangan mawala yung puti niya lahat. Hanggang maging parang yung malinaw na malinaw talaga na yung iniinom ba, ganun kalinaw ang gusto nila. Yun ang gagawin. Kaya maganda dito, di babad, tapon ng tubig. Sayang yung vitamin ng bigas, di ba natapon yung ano. Ito ang masarap po, iluluto mamaya ni Tolko Jimat. Yan ang pinakapaborito nilang ano, sweets. Magandang sweets kasi yan. Anong tawag niyan, Tol? Yung Jimat? Gimat. Nakakapagod ang Ramadan, pero okay lang yun. Pag natapos na rin, okay naman. Ayan. Napakot din yung kilikili ko. Ayan, kung ito, medyo kayo maganda ang Ramadan kung minsan. Dahil yung mga amo mo, tulog, o ano nang gagawin mo. Pero humanda ka sa gabi, ikaw naman ang puyat. Kaya maganda ang Ramadan dahil natutulog sila. Hindi ka didisturbuhin ng umaga. Pero kung manda ka na, bago mag 6:48, kakain na sila. Ay, malapit niya, kaya maghanda na kami. Sandali lang niluto mo ng Gimat, di ba? Mga 15 minutes lang yan. Kaya kain tayo ng ano, paghandaan. Busy yung kasama ko, luto na yun. Ano kayang tinitignan, ano kayang iniisip na? Itong mga kasama. Nanonood siya ng live. Nakikijoin siya ng live para maraming magka-subscribes din sa kanya. Alam ko. Ang dami kanina dito. Naubos na namin. Maganda pala kapag yung ganyan kanina yan, oh. Ganyan. Naubos na, oh. Kalahati na lang. Takpan-takpan na pa kasi. Sirapan mo pa talaga. Ayun, yogurt. Oh, masarap yung yogurt na yun. Nasa harapan niya. Ayun, nandiyan na si Madam. Tumawag na. Sinanay na natin niya na tumawag na. Yes, Madam. Yes, Madam. Kising na. Kasi nang tawag. Okay, Madam. Okay, madam. Ayan ang order pala sila. Butit may order. Kasi kapag bahay mo nulutuin. Pagod ka. Kaya maganda kapag yung mga pagkain is order nila sa labas. Nakakapahinga ng konti ang tagaluto pag order sila sa labas. Pero kapag lahat ulti mo, mga sweets, lahat dito sa bahay, mga soup, mga juices, mga yung mga kunapa, kung ano naman ginagawa, yung mga sambusa, gagawin dito lahat, Diyos ko po, mga gimat, wala na. Tapos naluluto pa ng pagkain na kanin pang suhor nila, Diyos ko po, sabay-sabay. Kaya kung minsan nakakainis ang Ramadan. Pero, kapag may hadiya, sarap ng Ramadan. Parang gusto mo ng Ramadan palagi dahil lahat ibibigay sa'yo, ligbigyan ka ng pera, damit, o kung mga appliances, o mga electronics ba? Ganun, yung mga hindi na madadamot na amo. Parang gusto mong balik-balikan ng Ramadan ba dahil may hadiya. Pero kapag
Walang hadiah sa Ramadan? Wala. Kawawang katulong. Di ba? Kaya okay lang yun. Kahit walang hadiah, importante. O gaya nun, alit na siya, magtitimpla na siya ng juice. Ayun na nga, dagdag trabaho pa yun. Yun ang mahirap. Kaya buti na lang at hindi ako tagaluto, pero ako tagalinis din naman ako. Yun ang gawain ng tao sa ano, abroad tuwing Ramadan. Busy ka. Tapos sa gabi, puyat na puyat ka hanggang anong tulog mo na alas 4. Hanggang hindi sila natutulog ng alas 4 ng umaga. Ang tulog nila kasi alas 4 ng umaga. Hanggang alas 5 ng hapon sila gigising. Yun yung baliktad nga ba? Kaya ang mahirap doon katulong. Kaya ang gising namin pag natulog kami ng mga ano, alas 10, ay alas 9 na kami gigising. Nabusog na ako ng ano. Ito ayaw ni tatay namin. Kaya kinuha namin yung ganung kalaki. Hindi daw masarap. Ewan ko. Sarap naman ng ano. Kaya yung mga ayaw ni tatay namin, kinukuha namin, kinakain namin. Gaya niyan. Hindi daw masarap. Watermelon, kinuha namin. Kaya, ang tarap. Kaya, mamaya mag-umpisa na. Oh. Magluluto na mamaya itong kasama ko. Yan ang buhay ng Ramadan. Kaya, tandaan nyo, mahirap ang Ramadan. Pero kung napapagbigay sila, maganda ang Ramadan. Ayan po. Ay no, masarap yun, no? Chicharon na manipis. Niluluto ni, ano? Aray ko, ang init pala. Chicharon. Ayun siya, oh. Daling lutuin, chicharon na manipis. Gustong-gusto ng tatay namin yan, oy. Yan, oh. Yan. Iluto lang sa mantika, painit ng husto, ayun, madaling maluto. Medyo. Ito, chicharon lang naman nipis. Sarap. Gustong-gusto ng tatay namin ito. Kapag kinain ng tatay namin, kalat-kalat sa ano, sa daanan. Parang ano, batang kumakain. Pero masarap kasi siya. Sarap siya. Sarap. Yan, chicharon. Masarap. Yan, mantika. Ilulubog yung ano. Yun ang nilalaro. Yan na si Gimat kanina. Ayan. Uy, bakit? Walang init. Ayan. Pinipisil-pisil lang niyo. Galing tignan, no? Yan. Ayun. Ayan. Dami na. Haluin na lang mamaya. Ayun na, naglilaw na. Ito toasted pa yan. Pag nag-toasted na, masarap na. Ganyan ang kulay. Ayan! Brown na brown. Yun, white pa lang yun.
Mamaya kapag nag-brown na lahat, yung luto na. Diba? Oh, natakpan na yan. Pakura. Ano yung pakura daw? Bakura. Ay, bakura. Patingin. Sarap. Ay, gusto niya maliliit. Mm. Yan, pakura daw, bakura. Iwan kong ano yan, parang pang tawag sa Pilipino niyan ni ano? Ukoy. Pero pangit yung ukoy nila, uy, may amoy. Ayan, maliliit na harina. Ay, ang tawag niyo tol? Kubus? Pakita mo nga. Ayan. Parang maganda kasi yung maliliit kaya sa yung malaking parang plato na kubus. Parang ano? Plato. Ayan, ang gagawin sa maliit na kubus. May ganyan ba sa Pilipinas? Wala. Wala. Ayun o, yung tipid, yung tinapay nila dito, manipis. Tipid, no? Ayan, lalagyan pa ng... Apo, may palaman sa gitna talaga. Ayan yung lalagay nila. Ayan. Parang mukhang masarap yan, ha? Mukha lang. Ayan, lagyan ng butter. Tapos ano yung ilalagay mo na isa? Ano yan? Sabi. Ayan, corn meatloaf? Meatloaf. Lagyan ng meatloaf, tapos lalagyan ng mayonnaise. With bawang or original? Sarap siya. Hindi ko pa natitikman, tol. Anong lasa? Hindi mo kinain. Hindi ko kinain. Tinapong ko. Ayan, sarap siya. Ayan, maliit lang siya. Diyos ko pong tinapay. Napakanipis. Pa! Fried chicken nila na may food color. Arabic fried chicken nila. Masarap yan. Masarap sa kanila, pero sa atin hindi maganda. Ayan ang GMAT, oh, nilagyan nila ng pang-asukal. Ito, oh. Ano to, dates? Ayan, yung asukal niya. Premium date syrup. Sarap niya na. Ayan, ang dami lang handa, no? May syorba. Yung syorba na yan, oatmeal yan. Ano yung nilagyan mo pa tol sa syorba? Oatmeal. Ay, broccoli yan. Ay, broccoli nga. Hindi mo nilagyan ng oatmeal? Wala. Broccoli lang pala at saka cream. Nilagay niya. Sarap, oh. Sarap higup-higupin. Mas gusto ko yung ano, tol, yung ginagawa mong shrimp. Ayun naman yung libaba na. Tapos yung ano, yung mushroom. Yan, sarap nun. Ayun, manitim na. Pwede na naluto na siguro yun. Baliktad na yan, tol? Yan, ah, maluluto na yan. Maraming salamat po, guys. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa inyo, mag-subscribe po kayo sa channel ko. Yung mga bago pa lang. O po kakalimutang i-hit ang notification bell. Para laging updated po kayo sa aking mga videos na i-upload. Maraming salamat po. Bye-bye po.